As a Christian, I believe, Nana, pagkakam gam sa dinaban nila ko ang pagkakraan, pero minang sigurado. Sad na rin, aling nakamutan ng sita rito, na pwede kong i-relate ito nung nangyari 2 weeks ago. Nag-emergency si Lilibet, tinudara sa area for medical check-up. Then, dinara sa Manila for final check-up. In short, ang maarog kadi ni Charito from D1 na di namang dagsa di ginaban. Puro na muna bayad sa sitwasyon niya. Puro pwedeng mabunga ikaw na may taarokan. Pero hanggang sa nasa di kami ng pulaw, dimur na din pamilya na din nasa lakan na muna. Dimur na sobra-sobra sa pagkabot dahil ko sitwasyon niya. Katong 2 weeks ago, sinasabi ko kaninyo na pinali si atin niya sa di bato. Nabayaan sa rito at si mami niya. Apagtubod ko o si Christian na mga araw kaling sitwasyon sensitive. Sorry raw si ate. Tirang si, dalawang simana na di ko nababayaan. Sa 90% kaninyo nakaiisip na din nagubutan na mo si Carito pagko problema ko kanyang physical situation. Unura ko nangyari kung bumalik na sila ni atin niya na emergency ding dinara sa ospital. Ako na pong observasyon from D1 sacrifice kao sa dakagigin na bukungan ni normal pero dapoy din mag-question sa si Lord ako kanya-kanyang plan sa litinagan. Pagkatapos dinara sa Erika amo na nga ni Adi. Ah, na-imagination ko as a Christian. O, 48 na sacrifice. Ni daddy niya, o sadi pa, o nabubuhay pa, si mami niya, hanggang sa nag-galing si mga ibang mood niya na kiyan sa Amerika, kaning magtrabaho. Asabi gano'n ka din at ni Charito, sana kung wala rin akong problema, sana kasama ako nila. Hanggang sa dumating na itong panahon na ito, kung pwede lang siguro, nabigyan ako niya ng konting panahon na iririli ko na ang ibig sabihin ni Charito, bigay ko sa inyo ang message niya. Correct me if I'm wrong. Ana, maitutugon ko, Kuya Rosel, ikaw na sana, bahala si Mami, si Ate. Puro kita nakaisip ko, sacrifice, 48 years sa kakanyang agong, na kinpwede sa nabong magkasarita, nagpasalamat, sobrang pasalamat. Kung sakripisyo niya, kaling mga pamilya ko, kung inibukan niya. Kaya ako, linuwas na sara ni Lilibet din nalik sa bato. Arap na dikadi, sabi siguro ni Charito, ate, mami, tama na. Kahit masakit, naiwanan ko kayo. Pero iniisip na Charito na si ate na naman niya, si mami niya ang mag-aalaga sa kasi
Kuya Bruno and family. Kaya ito mga imagination ko lang na kung mali ako, it's okay. Na amunan ni Ann na panahon natin. Napiranasan ng oras sa pagbisaranan kung matalipukot na lingnaputan mo si Charito. Ngangot, nagpapasalamat ako sa mga nagdumana, nagdamay for 10 days siya. Ang ganunwa na ultimong aldo, Diyos maghalos kaninyong mga. Relatives, sa Suilya, pamilya ni Maituri, Suilya, pamilya ni Kay Miguel, Suilya, pamilya ni Paitiloy, Suilya, pamilya ni Paichun, Suilya. Pamilya Aywana Nagampa, pamilya Maydalin Paranya, sa namin po na nakidumamay. Sa Yabore, salamat po kung namin na mood ko. Boy and Vicky family, Boots and Nina family, Jose and Alona ay family, Girlie and Mom's family. Sa mga auntie ko, Auntie Let, Tito Benny, Kagayat, salamat po. Sa friend ni Russell, sa mga co-worker, salamat po. Pati po kay Singmani, thanks for your prayer. Pamilya Sinang Garbi pa pala, alingawa po. Sa mga batchmate ko, si Mading Tera and Nato family. Ay, Nato. Sorry, Nato Asilid pala. Okay. Mayet and Bert Lennon and family. Susay pa. Si Richie, si Lisa, say pa. Salamat kay Abun Buning Arroyo and family. Tama na igin ko na isabi. Kay Doc Darren Suilya, kay Jomar na madagos na natin.
assist sa mga FB ko, FB friends na nag-greet. Salamat po kayo ng amin. Ang dami po ako ibang masabi. God bless us all. Thank you. Though I walk in the valley of death, I shall fear no evil, for thou art with me. Psalm 23. As Charito's older brother, we're extremely overjoyed, we're honored and moved by all your presence. Ito pong bagyong dumating sa amin is, I don't know, I can't even compare this with Yolanda. But thankfully, nandiyan kayo. Bata pa ako, but I'm forgetful, so I'm not gonna mention names. Mga taong dumadamay sa amin ever since. Mga kamag-anak namin na even the old days, nandun sila. Pag may bagyo, they'll move us from our house, transport us sa refuge, something that will protect us from storm. And you know what? I forgot the bad times, but I learned to remember those good things. Ito pong nakikita sa akin, I'm so emotional. These are tears of joy. Dahil yung suffering ng kapatid ko is finally over. And that's the reason why I'm trying to be strong. I'm trying not to be emotional this time. Otherwise, I won't be able to mention things that are, I think, and I believe are meaningful and worth mentioning. Totoo po na somehow, including me, I'm guilty. I failed to somehow do it all for Chad. But kahit po anong pinansyal na pinadala namin kay Chad, there's no substitute sa sacrifice na ginawa ng bayaw ko, si Kuya Buning. Ang api ko. At that time, also, sila po ang kailangan natin ng interaction dito. Audience interaction. If I'm becoming emotional, alert me, hey, no need for that. Isingin niyo po ako. Otherwise, hindi ko masasabi yung magwisit kong sabihin. Again, priceless ang sacrifice na ginawa ng kapatid ko at mayaw ko. Along with the entire household. If I have the authority to award you a medal, I could have done that. I don't know, hindi ako naka-prepare sa bagay na to just because of the, we were overwhelmed with the turn of events that happened in our lives. Pero sabi ko nga, sometimes things happen for a reason and perhaps this is God's way to remove some of these burdens na nasa shoulder naming pamilya, especially sila Kuya Buning at si Ate. Marami akong gustong pasalamatan personally, pero again, I'm not gonna mention name. Alam niyo po kung sino kayo. Nung nagkakagulo kami, transporting Ate from Iriga sa Manila, maraming na-involve.
Afterwards, nagkaroon kami ng crisis. Si Chat, andon, hindi po kami napabayaan. Maraming salamat po.